Good afternoon! Ito na naman po tayo, ang iyong Kuya Sanitize Buto at iba pa! Isa ang President Corazon Aquino Elementary School sa may pinakamaraming estudyante sa mga pampublikong paaralan sa Metro Manila. Kung gaya noong nakaraan na taon, meron na dapat at least 50 estudyante ang nagsisiksikan dito ngayon. Sa halip, ang nadatnan namin, madilim na classroom, walang tao at walang tanda ng aktibidad. Ang pagbubukas ng klase, iniurong sa Agosto. At hindi na rin gaya ng dati ang magiging sistema. There will be no face-to-face classes and sessions until we are assured of the safety of our children and our teachers. Naniniwala ang mga opisyal na kayang ituloy ang pag-aaral kahit nasa bahay ang mga bata. Ito ay sa pamamagitan ng distance or remote learning. Sa halip na physical classes, pwedeng idaan ang lessons sa ibang-ibang paraan, gaya ng online, TV, radyo at printed materials. Mahigit 20 milyong kinder hanggang high school students ang nag-enroll para sa darating na pasukan. Distance learning din ang ipapatupad sa mga kolehiyo at universidad. Mahigit 3 milyong estudyante ang kailangan mag-adjust. Iba't iba ang reaksyon ng mga estudyante sa bagong sistema. Matututo naman po kami kung focus kami sa ginagawa namin. Mas mabuti po talaga na nandyan po nakatutok sa teacher. May ilang youth group pa na gustong ipagpaliban muna ang pagbubukas ng klase. Hindi naman daw kasi lahat ay may access sa internet. Para sa ibang mga magulang naman, hindi practical ang distance learning. Iniinda nila ang oras na kakailanganin para tutukan ng mga anak. Hindi madali kung busy sa trabaho. Isa pa raw yung dagdag gastos kung madalas gagamit ng internet. E paano kung halimbawa everyday yung mga anak ko, mabigat para sa amin? Sa mga pribadong paaralan, nagrereklamo ang mga magulang. Bakit raw mataas pa rin ang miscellaneous fees? Paliwanag ng mga eskwelahan, may mga recurring costs raw kasi na hindi pwedeng tanggalin, gaya ng maintenance fees. Yung laboratories, gymnasium, lahat po yan na facilities, kailangan pa rin pong i-maintain. Gumawa ang mga education officials ng web-based platforms kung saan pwedeng mag-share ng learning materials. Para sa kinder hanggang high school, DepEd Commons. Libreng maa-access ang learning platform sa tulong na rin ng mga telcos. Ang Commission on Higher Education naman, dine-develop ang PhilConnect website. Naglalaman ito ng mga text, audio, video at iba pang digital content na maaaring gamitin sa pagtuturo at research. No ifs, no buts. Learning must continue. We learn as one. We are ready. Para sa mga guro, extra effort ang kailangan para sa distance learning. Yung module na gagamitin ng mga bata ay libre pong ipapamahagi at kung kailangan puntahan sila sa bahay, gagawin po namin. Ngayon pa lang, busy na sila gumawa ng mas maraming educational content. Dapat pasok ang mga essential lessons, pero dapat simple din para hindi hirap ang estudyante intindihin kahit wala si teacher. Hindi ganoon kahanda ang ating mga teachers sa pagbabagong ito, but as a teacher, kailangan natin ma-adapt. Magiging epektibo nga kaya ang distance learning? Para sa education officials, mas mabuti nang sumubok na lang kesa maghintay sa wala.